Oh, may good news tayo sa ating mga parokyano. Ano po, pag kumuha ba sila ng driver's license today, meron na silang plastic card na makukuha wherever in the Philippines? Yung mga expiring po ng April, no? Tsaka yung mga nag-expire na po nung nakaraang taon na Abril hanggang Augusto of last year, no? Pwede renew yung kanilang lisensya at kunin yung plastic card po nila. Teka muna, bakit po may specific time period lang na pwedeng makakuha ng plastic cards niyan? Limitado pa rin po ba? It's both on the supply side and supply side, kasi hindi naman isang bagsakan lang pinapadala sa atin ng ating supplier, no? In fact, ang nag-supply sa atin is 1.6 million out of 3.2 million, no? So hindi natin, on the supply side, hindi naman natin kaya i-cater lahat ng backlog of 4.1 million in one blow. On the operation side naman, kung sasabay-sabay po natin yan, magdadagsaan po sa ating mga opisina, hahaba po ang pila. So binabuti po natin na medyo staggered basis to meet the supply side as well as the operation side concerns. So pakiulit nga po, sino lang ang pwedeng pumunta ngayon at pumila dyan? Pakiulit po yung period. Opo, yung mag-expire po na Abril, itong buwan na to, April, pwede na po kayo mag-renew at kunin yung plastic cards nyo, no? Uh-oh. Yung mga nag-expire po noong April 2023 until August 2023, no? Yung may natitira pa na hindi pa nag-re-renew at kinukuha yung kanilang plastic card, pwede na po kunin hanggang April 30 po yan. That is your deadline. After April 30, itong mga lisensyang to ay mag-expire po yan at may penalty na po after April 30. Ay, ASEC, si Dennis Dato po ito. Ay, po ba, Dennis, opo. Opo, yan po ba pwede na sa lahat ng LTO sa buong bansa o baka dito lang yan sa Metro Manila? Hindi po. In fact, lahat ng regional directors mo natin, nandito po kahapon, we made sure. Meron po tayo mga pockets of problems, no? Mga district offices, may konting problema, but papaisa-isa lang po yan, no? But as a whole, dapat po yan anywhere in the Philippines po yan. So ano po, papakita lang yung papel nila na lisensya? Papalitan. Yes po, kung saan nila nakuha yung papel nila, doon din po nila kunin yung kanilang lisensya. So ilan yung available for this month? Ilang praso? Abot po tayo ng mga close to 3 million. We anticipate yung ating supplier will deliver the bulk po itong Abril na to. Nako, pag dumagsayan sa mga LTO offices. Close to 3 million. Pero ang backlog natin ay? Ay, a total backlog po natin 4.1. Hindi pa nga sapat. Kasi kung 3, may isang million ka pang kulang. Meron po tayo mga nakaabang na supply na parating, no? So kama-sama na po yan. Itong first 3.2 million, tapos meron pang kasunod after that. So ibig mo sabihin magtutuloy-tuloy na, eventually, mahahabol na natin kasi hindi siya, ang number kasi hindi siya natitinga, Dennis, eh. Mm-hmm. Dahil buwan-buwan or araw-araw, may nag-i-expire, eh. May nag-i-renew. Ang monthly po natin na nag-i-expire, roughly around 550,000 a month po yan. Okay. So anong feature, may bago bang feature itong driver's license? Yung driver's license ko na bago, parang ang pangit ko dito, eh. Go ahead. Ayoko mag-comment dyan. Baka naman natural na yan. Ang salbahin nyo, chairman, ha? Huwag mo na ipilit, Alvin. Joke lang. Pag-isig. Oo nga. Anong may bago bang feature yan o pareho pa rin? It's the same feature as last year, pareho rin this year. Oh. Ayun. Okay. So, hinahanap ko yung driver's license ko, Dennis. Hindi ko nga mahanap. Sa iyo ko sa kung wala ka naman yata ang dala, eh. Hoy, meron! Huhulihin nyo ito, Asik. Meron si Alvin. Meron yan. So, ngayon, gano'n ba katagal na tenga yung papel? Ano po? Gano'ng katagal po na papel yung hawak ng ating mga driver? Tagal po, no? Kasi nawalan po tayo ng lisensya noong April 2023. Tapos, nabuksan po yan until September, until nagkaroon po ng injunction yung korte. Paano yun? Di bawas na po doon sa, kung 10 years ang validity ng lisensya mo, baka ilang taon na lang natitira, hindi ba pwedeng
ano yan, extended. Hindi naman. So po, automatic extended naman po yung lisensya nyo. So, valid pa rin naman po yan during the period. So, paano po, ASEC, pag baka dagsain ang mga tanggapan ng LTO sa iba't ibang panig ng bansa, handa ba ang LTO naman sa pagdami ng mga kukuha na lisensya? Meron tayong implement, no? Just in case magdagsaan, sobra-sobra, we are launching siguro mga next week. Pero nakita ko na, halos handa na yung appointment system para pagpunta nila, sila na nakagat, similar to what's being done in other government agencies, to appointment system. Pangalawa, meron rin tayong nilunsad at we're starting to accredit itong courier system. No? They can choose among the various accredited couriers kung gusto nila, ipakurier na lang namin sa kanila. Tapos yun lang, babayaran din na lang nila pagdating sa bahay nila. Oo. Eh baka mamaya sa dami, yun naman mga computer nyo ang sumablay. Well, kasama po yan. No? That's why we nakaabang na po tayo ng new printers. No? Nakipag-coordinate kami sa aming mother agency, DOTR, for the acquisition of new printers. Para bandang June, bagong printers naman ipapasok natin dyan. Ayan, that's